Sa tagal na nating pagbablog sa mga sementeryo, ay hindi ko pa nasubukan ang mag-overnight dito. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, dito ay nasubok ko pang lalo ang aking sarili na matulog magdamag sa isang kwarto kung saan natapos o tinapos ang kanyang sariling buhay at alamin pa ang mga kababalagang nangyayari sa hotel na ito. Ano pa ang mga hindi natin in-expect na nangyayari na tiyak ay magpapakilabot sa iyong gabi. Ano ba ang kwento sa Room 203? Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. So meron dyan, ano, malaking tao. Eh di Capri yun. So may pinakalikod nito. Itong... Oh, dyan sa may, kung napansin mo nung nakita mo yung bintana na nasa lang yun. Di ka naman pumunta sa likod tsaka sa kabilang building. Ano, anong gusto ko? Kasi yung ibang guest doon, yung parang na nagtatanong sila kung may mga naka-stay na sa ibang rooms. Oo. Yun kasi tinatanong na lang namin kung bakit. Oo. Kasi may parang maingay daw. Mm-hmm. Eh yun, wala naman. So wala naman? Wala naman. Wala namang naka-check-in? Sa kabilang room. Pero okay lang yun. Anong year yung hinihinalang nagpakamatay siya? Yung sinasabi siya? Before nga pandemic. Before mag-pandemic? Matagal na yun. Hindi, ano pa lang naman ang pandemic? 3 years oo, pa lang. Wala ako dito. Di maraming polis nagpunta rito noon. Oh, nung ano na, nung kinuha. Kinuha na. Sabi, yun yung kwento. Pero hindi naman foul play. Hindi naman. Siguro, humingi lang ng kwento or statement sa mga na staff na nakaduty. Hindi, kasi posibleng hindi magkakamali ng room number eh. Dahil kung tumatak talaga sa kanila yun, ikikwento nila yun eh, yung number. Yung nagkwento sa akin, sir. Sige, akitin natin yung third floor saglit. Ayun mo, sir. Wala lang tulugan to, guys. Hindi na ako makatulog yun. Takot ako sa kwento ni ate. Excuse lang ah. Ano yung sinasabing pagpapakamatay ng ganito ba? Ang kwento naman nila sir noon daw parang kararating lang na si Man. Mm-hmm. Tapos saglita, pinakikinggan ko kung gusto niyang ikwento o hindi. Kasi ako sir talaga nakarinig ako ng mga kung gusto mo, sumama ka sa vlog, sa mga... No, okay na ako doon. Tapos daw yung parang naalaman daw niya na may third party. Kumbaga dito muna siya nag-check-in, nagpalipas? Nag-check-in siya dito, tapos wala na, yun na yung last. Sabi, pero hindi, so totoo lang, mas malakas dun sa likod. Yung banda.
Yun. Eh, kasi halos malapit lang to sa ano. Yung nandun naman, na cardiac arrest na matanda. Pero mas malakas doon. Yung pakiramdam. Ay, ang para raw niya tinapos yung sarili niya, yung sima na yun. Nagbigti. Daw, sa sobrang lakas dito, promise, sa likod. Anong meron dyan? Dito? Bata? Hindi. White lady yung andito. Saan ba? Dating ako? Dito sa may... Nakita ko siguro. Ibahin na lang natin itong dugo. Saan dyan? Dyan, dyan kasi meron mga rooms. Ah, may mga rooms dito? Sige, sir. Pumasok pa po. Pero walang naka-check. Meron, isa lang. GA. Nakikita ko naman yung sa doon. Ang lami. Ang lami. Andiyan niya. Ang lami. Diyan na siya. Kayo, oh, nagpupula. Ito kasi guys, pundido na to. Itong number one. Automatic yan pag ito. Umilaw to. Antidoter pala ito guys, hindi ko alam, ang lamig. Ay! Parang umiiyak. Nagdaliwinig ba kayo guys? Parang umiiyak. Guys, hindi ko na po sasabihin kung saan yung hotel dito dahil wala pong ano. Pero pinayagan tayo mag-ikot. Ayoko na. Pang umiiyak. Hanggang alas dos na. Ano, may parang umiiyak na babae. Kailala ko na i-record. Andiyan talaga siya. Ang lamig. Andiyan talaga siya. Doon, di ba yung ano? Dito may electric pan na, pero doon wala na electric pan, malamig, ano? Wala naman. Oo, anong sinasabi? Wala naman, nakikita ni Bart. Oo, anong pagkakasabi niya? Sabi yung may ano lang, nagpapakita-kita, nagpaparamdam. Hindi, sabi mo, may lately may sinabi. Lately, nagpaparamdam. Ay, nagpupula, oh. Ang lakas dahil. Nagpupula siya. Kasi ito, energy yung madedetect nito. So, ibig sabihin, hindi katulad ng energy natin. Hindi pang karamihan. Oo, nanonood din ako ng mga ganyan na vlog. Mahilig din kasi ako sa mga ganyan. Pero, pag ako naman... Tapos ano pa yung hindi mo makakalimutang experience dito sa bilang receptionist sa pagbantay nitong hotel na ito? Wala naman ako as in na kapasingana, medyo nasanay na ako. Pero yung feeling lang na pag nag-check ng mga rooms sa mga naiwan ng mga customers, yun, yung bigla-bigla na lang nagbukas yung TV. Pero hindi bumukas, naman na masyadong... Ah, bumubukas yung TV? Doon sa likod niya. Lakas yung TV. So guys, ito na nga. Ngayong mag-aalas dos na, matutulog tayo, mag-iiwan tayo ng naka-record dito sa kwartong ito na sinasabing umano na dito rin po nagpakamatay ang isang seaman. For the first time po ito na
nagagawa tayo ng ganitong content, o hindi na po natin sasabihin kung saan pong part or kung lugar na ito, kung saan hotel, pero ito po yung located po ng La Union o mga master. At pinakinggan ko yung mga storya na sinabi sa atin ng receptionist na talagang dito nga sa room 203 nagpakamatay na yung sinasabing seaman. So, para ng mga master ay ano, makakatulog pa ba tayo ng ganitong oras? Try natin mag-overnight sa room na to para exciting. So, let's go! Ito kasi sira na to, pero magkakarga at magkakarga ito, guys. Nandito ba naman sa room mo? Bakit blurred ang iPhone ko ngayon? Yan. So, ang taas eh, oh. Naku, ayoko na. Lipat tayo, guys. Number 3? Nakatulog ka ba ng ganyan? Comment below, nakatulog ba kayo sa may isang kwarto na may nagpakamatay umano? Hindi ko talaga papatay yung ilaw, guys. Ate! Wala na bang ibang room? Sa third floor po. Anong number? 302 and 305. 305 na lang siguro? Hindi. Mag-iwan na lang ako ng camera habang natutulog para sigurado. Dapat short term. Oo. Kaya? Sige, ayun na lang. Mag-iwan na lang ako ng camera habang ano. Hassle pa pag nilipat ko eh. Alam mo kung bakit? Kasi tingnan mo, oh. Kumakarga to hanggang number 3, oh. Dito, sa kwarto. Dito ka ba sa mga mas naman talaga dito? Dito rin. Sa totoo lang, lagi kong nararamdaman niya. Dito banda. Sige na nga, para rin sa ano, kung baka yan, overnight ako. Pero, kuha muna ako ng water dito sa inyong ano, sige, haunted kusina. Kaya mo yan, sir, dapat nasanay ka na pag ganyan yung vlog mo. Hindi kasi sa akin, ano, kung mga ghost na ano. Pero, pero yung mga nagpakamatay doon na... Third floor, eh. Oo, number 2. Eh. Ay, putya ka. Pulot ako. Maming, ba't mo ako ginigilat? Oh. Pinoprotektan tayo ng pusa. Sarin. Nakakatulog pa kaya tayo, guys? Iwanan lang natin naka ano yung cellphone at the mic.
So ito nga, good morning mga master. Medyo masakit pa rin yung binti ko. Ano kayang naganap? Wala palang ano dito. So ito na nga, good morning mga master. Chinek ko na yung tawag dito, yung na-video ko. Actually, hanggang 2 hours lang po yung kinaya ng phone na hindi tayo umabot na magdamag na naka-video. Pero hindi na ako babalik dito guys. Kasi maaano mo yung bumukas yung ano eh, tawag dito, yung gripo ba? Ah, hindi, yung ano, yung parang shower yata. Kasi hindi ko alam kung naririnig, pinakinggan ko yung ano eh, yung video eh. Kung nakakatakot sa araw, ay tiyak mas nakakatakot itong puntahan sa gabi nang walang kasama o nag-iisa. Alam naman nating mahilig tayong mag-isang gumala sa mga ganitong lugar. Pero paano kaya kung gabi na? Ano nga ba ang makapahindig balahibong naranasan kong mag-isa sa pag-ikot sa abandonadong hotel o resort na ito ng Norte? Pangkaraniwan na naire-record natin, pero dito ay talagang mismong narinig natin at naire-record ang mga kakaibang tini na tiyak magpapatindig ng buong balahibo mo sa iyong katawan. Subaybayan sa susunod na video. Huwag kalimutang i-share at i-like ito ngayon.